nakatuwa na sa Nueva Ecija noong nakarang linggo ang isang bangkay ng lalaki na binaril at sinunog pa. Posible raw na iisang grupo lang ang nasa likod ng pagpatay kina Emerson Lozano at Venson Evangelista. Mahigit isang taon na ang lumipas matapos ang pagdukot at brutal na pagpatay sa car dealer na si Venson Evangelista. Imagine yung torture. Somehow, naririnig ni Venson lahat yon. Naririnig pa niyang alam niyang papatayin na siya, susunugin pa. Buhay pa siya noon eh. Hindi ka nakamakahinga noon eh. Sariwa pa rin sa mga alaala ng mga kaanak at kaibigan ni Venson ang karumal-dumal na pagkitil sa kanyang buhay. Yung ulo niya, buhok niya, sunog siya na lahat talaga. Bumukas na nga sa sobrang init yung dibdib niya. Yung internal organs niya, makikita mo na doon. Napakabait na bata, masunurin, hardworking, no? Alam mo, nung nakita ko si Venson, walang sapat na salita ang makaka-describe sa kanya. Nung binuhat ko siya, nakabukas yung dibdib niya, may mga langaw pa nga doon. Tapos pag-angat kong ganyan, putol yung paa niya. Wala akong nasabi, hindi uwi na kita, anak. Mukhang hindi mga tao gumawa nito. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay Venson Evangelista dito sa Crime Classic. Enero 14 taong 2011, alas 6 ng umaga, isang araw matapos ang misteryosong pagkawala ng car dealer na si Venson Evangelista. Natagpuan ng isang bangkay sa bukid ng Barangay Buliran, Kabarantuan City sa Nueva Ecija. Sunog at may tama ng bala sa kaliwang bahagi ng ulo. Sunog na sunog. Parang walang puso naman yung gumawa niya. Dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng biktima, hindi ito agad natukoy ng mga Nueva Ecija Provincial Police ang pagkakakilanlan ng bangkay. Ayon sa ama ni Venson na si Arsenio Evangelista o mas kilala sa kanyang palayo na boy, isa ring car dealer. At 13 ng Enero 2011, nang huli niyang makausap ang kanyang panganay na anak. Si Venson, doon ko nakita ko, yung hilig nga niya sa sasakyan, no? Inaayos niya, sineset up niya, tapos laging malinis, detailed lagi. Nag-i-enjoy naman siya sa ginagawa, no? At the same time, kumikita rin siya. So sabi ko nga, i-take over, turuan ko na siya, i-trade ko na. I-refer ko na lang po kayo sa Cavite. Inabisuhan daw niya si Venson na tagpuin sa kanilang showroom sa Cubao ang isang prospective buyer na interesado raw sa kanilang ibinibendang 2009 model na Toyota Land Cruiser. Tapos ang huling pag-uusap namin, minutes before na nawala siya. Okay, Dad. Na sinasabi ko nga na merong prospective buyer ng Land Cruiser na papunta dyan sa garahe. Yes, Dad. Na ito ang mga pangalan, at sikasuhin mo dahil may meeting lang ako doon sa isang car dealer. Ang sinasabing customer na bibili ng kotse ay nagpakilalang sina Alfred Manjola at Joel Jacinto. Matapos makipagkita sa mga nasabing kliyente, bandang alas 4 ng hapong yon sa kanilang showroom. Okay, kunin ko lang po yung susi. Okay, thank you. Itinest drive raw ni Venson ang ibinibentang Land Cruiser kasama ang mga kliyente. Ngunit makalipas ang 30 minuto, hindi na nagparamdam si Venson at tila naglahong parambula. Nang mga oras din yon, hindi na naiwasang maghinala ng mga kaanak ni Venson na maaring napahamak na siya. First 30 minutes, tumawag yung isang anak ko na, pa, si Venson nag-road test, pa, hindi pa dumadating. So, grabe, no? Paalam na ako sa meeting. So, nagpunta na ako doon, nag-report kami sa police, no? Sa Station 10 dito sa Kamuning.
Subalit lumipas ang isang buong araw, ay walang Venson na nagparamdam. Dito na nagsimulang mag-alala ang pamilya ni Venson at nagpalabas ng payag na nawawala na ang kanilang anak. First few hours, like yung first 2 hours, 3 hours, alam ko babalik si Venson ng buhay. Pero nung naging 8 hours na 10 hours, medyo talagang hindi na ako papakali. Medyo may masama na akong pakiramdam. Bakit ganun? Kahit tumagal na 1 araw, 2 araw, yung family nag-decide na to go sa media para i-announce yung missing person. Halos matapos na ang 1 linggo, ay wala pa rin balita ang pamilya Evangelista sa estado ng kanilang anak na si Venson. Ngunit noong 17 ng Enero 2011, isang tawag ang kanila natanggap mula sa Nueva Ecija Provincial Police. On the way pa lang ako doon, hinanda ko na yung sarili ko talaga. Imposible hindi siya uuwi. Tapos yung lukso ng dugo na alam ko din. Natagpuan na sa Nueva Ecija noong nakarang linggo ang isang dala dental record ng pamilya Evangelista. Nakumpirma na si Venson nga ang walang awang sinunog at itinapon sa isang bukid ng barangay Buliran, Cabanatuan City. Benzo to. Hindi tayo sinado. Halos hindi makapaniwala ang mga naulilang kaanak ni Venson sa kalunos-lunos na sinapit na kanilang mahal sa buhay. Ako siyang nakita, alam ko anak ko na eh. Nakita ko si Venson, ano? Walang sapat na salita ang makaka-describe sa kanya. Kadaver na siya. Sunog na. Nung binuhat ko siya, nakabukas yung dibdib niya. May mga langaw pa nga doon. Tapos pag angat kong ganyan, putol yung paa niya. Wala akong nasabi kundi uwi na kita, anak. Mukhang hindi mga tao gumawa nito. Si Sencil ang huling nakasama ni Emerson Lozano nang makipagkita. At 13 ng Enero 2011, natagpuan naman sa Lapas Tarlac ang sunog na katawan ni Hernani Sencil. Kinabukasan, sunog na katawan naman ni Emerson Lozano ang natagpuan sa Porac, Pampanga. Mga car dealer din, gaya ni Venson. Dahil sa pagkakapareha ng modus at paraan ng pagkakapatay, iisang suspect lang ang tinitingnan ng mga otoridad. Isang notorious car napping syndicate. For yung incident ni Venson, marami na akong naririnig dyan. Maraming victims na forcibly taken, pinapatay nila Dumigas Carnapping Group. Eh, may mga 38 cases to. Ngayon, so sobrang dami no, ng kaso nila. Lately, pinapatay na nila talaga yung mga biktima no, para i-cover nila yung krimen. Kasi pag namukaan sila at tinuro sila, nadadagdagan yung kaso nila. Dahil dito, binuo ng Philippine National Police ang Task Force Lozano sa paumuno ng Chief Superintendent Benito Estipona para sa agarang paglutas sa nasabing krimen. Ito nga ay na-assign sa akin yung kaso noong araw dahil nag-create ng PNP noong araw ng SITG Lozano purposely para imbestigahan kung ano ba talaga ang nangyari dito at kung sino ang mga may sala. Bumuo na ang PNP CIDG. Habang gumugulong ang investigasyon, 20 ng Enero, 2011. Voluntaryong sumuko ang di umano'y kasangkot sa pagpaslang kay Venson Evangelista na si Alfred Mendiola sa Crime Investigation and Detection Unit ng Pampanga. Opo, sasabihin ko pero pangako niyo po na paprotektahan niyo po. Handa raw siyang isiwalat ang nalalaman at idiin ang tunay na mastermind sa pagpatay kay Venson. At saka yung mga kasabwat din po dito, yung mga Dominguez Brothers po na. Sino si Alfred Mendiola? At ano ang nag-udyok dito para kusang loob na sumuko sa mga otoridad? Gaano kahalaga ang kanyang mga pahayag? Siya na ba ang magtatahi ng palaisipang tanong sa pagpaslang kay Venson? We'll be right back.
kusang loob na lumantad ang kasamahan di umano ng mga suspect na si Alfred Mendiola upang isiwalat ang mga nalalaman nito sa pagkawala at pagpatay kay Venson Evangelista. Naging state witness si Alfred at isa-isang itinuro ang mga mastermind sa krimen. Nakasangkot ako at iba pang mga kasama ko ang mastermind at ang among tinuturing namin ay walang iba kundi si Roger at Raymond Dominguez. Ano ang naging batayan ng mga otoridad upang paniwalaan ang testimonya ni Alfred Mendiola? Matapos makatanggap ng liham ang Pampanga Crime Investigation and Detection Unit mula kay Alfred Mendiola, agad nila siyang dinakip sa apartment na pag-aari di umano ng mga mastermind sa pagpatay kay Venson Evangelista sa Greenville Subdivision sa San Fernando, Pampanga. Their lives are under threat. Delikado na yung buhay na. So, sa palagay nila, sa pulis, magiging maganda yung buhay lang. Sumurrender sila. And kaya lang, when you surrender and you are under the custody of the police and you are the suspects, then it's already an arrest. Sa apartment na rin nakakuha ng ebidensya mga otoridad na nagpalakas sa kaso. Napakaswerte. Ang dami niyang personal belongings na nasunog halfway. Yung mga ID nga pala niya, na-recover po namin. Yung mga pictures niya, nung, yung gun license, yung driver's license, saka yung mga chinelas niya. Na ano, may mga photos kami na suot niya yon na nakuha rin sa safe house ng mga Dominguez. So, sabihin, sila ang may custody o may tangan nung si Vincent when he got lost. Ang mga utak sa nangyaring carjack at pagpatay kay Venson Evangelista ay magkapatid na si Roger at Raymond Dominguez o mas kilala bilang Dominguez Brothers. Si Alfred Mendiola ang nagpanggap na buyer ng Land Cruiser ni Venson at kasama niya bilang mekaniko si Joel Jacinto. Samantalang naka-convoy naman, sakay ng isang Pajero, si Rolando Talban alias Rolly at bilang backup ng grupo. Sa record check na ginawa ng ating mga investigador, ay lumalabas na sila ay nakasuhan ng napakaraming kaso ng carnapping in the past. No? There are about 40 cases filed against them. Mayroon, isasama mo si Joel sa lakas. Alas 10:30 pa lang ng umaga nung 13 ng Enero 2011. Pagka panggap niyo mekaniko, pulido na ang plano ng kanilang grupo sa pagnakaw at pagpatay kay Venson Evangelista. Doon sa dating tagpuan, kailangan madala niyo siya doon. Yes, hello. Hello, oh, ito ba si Venson? Alas 4 ng hapon ang napagkasundo ang oras nila ni Venson at Alfred na magkita sa kanilang showroom sa Cubao. 4 p.m. sir, okay lang sa inyo? 4 p.m. saan? Sa Cubao sir, sa showroom po namin. Okay sir. Habang nasa showroom, tinanong ni Alfred si Venson kung maaari ba niyang i-test drive ang ibinibentang Land Cruiser. Pero kailangan ba pwede namin i-test drive yan today? He was the one who went to the residence of Benson here at Quezon City, but it was already madilim na. Ayaw pumayag itong si Benson to have it roasted, tested. Pero kailangan namin i-test drive yan today, di ba? Para malaman namin kung yung takbo ng makina is okay talaga, baka itsura lang na maganda eh. Hindi na po kasi pwede, medyo hapon na po eh. Uy, di na, sige na. Magaling yung si Juan, yung pangalan, bakla. Di ba? Million ang halaga, ayaw mo ipatesh. Okay, kunin ko lang po yung susi. Okay, thank you. Thank ka namin ha. Okay naman po ba, sir? Ayon kay Alfred, pabalik na sila sa showroom nang sabihan ni Joel Jacinto si Venson na idaan sa maluwag na kalsada ang Land Cruiser. Dito na itinutok ni Joel ang baril kay Venson at nagdeklara ng carjack. Huwag ka nang papalag! Agad naman dumating si Rolando Talban alias Rolly at tinutukan na rin ng baril si Venson. Parang awan nyo na po, hindi po papatayin. Inusalan. At iginapos nila Rolly si Venson at saka isinakay sa likod ng Land Cruiser. Mula Cubao ay nagtungo ang grupo nila Alfred, tangay si Venson at ang kanyang ibinibentang sasakyan.
hanggang on the way sa North Luzon. Inutusan siyang bumili ng gasolina. Bumili siya ng gas. Sila, bumili ng spare tire. Saan ako bibili dito? Ikaw na bahala kung saan ka bibili ng gas. Buhay pa si Benson noon. Nasa likod ng Land Cruiser, naka-packing tape. Imagine yung torture. Somehow, naririnig ni Venson lahat yon. Naririnig pa niyang alam niyang papatayin na siya at susunugin pa. Na daw yan. Buhay pa siya noon eh. Basta. Hindi ka nakamakahinga noon eh. Tapos naririnig mo pa ngayon na yung plano nila lahat. Dagdag pa ni Alfred, pagdating nila sa Mabalacat, Pampanga, ay tinagpuraw sila nina Roger at Raymond Dominguez at isang nagangalang Jason Miranda. Iniutos daw ng Dominguez brothers kina Rolly, Joel at Jason, napatay na si Venson Evangelista. Naiwan na si Alfred dun sa safe house, tapos yung tatlo nagpunta na dun sa kabanatuan. Dun na nila ginawa yung pagpatay at pagsunog. O, according kay Alfred Minjola, ang bumalik dun ay si Rolly Talban. Ang nagsindi, ang nagsilab, si Jason Miranda. At yung si Joel Jacinto alias mekaniko naman, nagtulong-tulong sila. Tapos nung nasunog na, according to Alfred Minjola, pinagatihatian nila yung mga yung mga gamit ni Venson. Tapos yung ibang mga ID, lahat pinasunog sa kanya. No? O, to ba din, sunugin mo na to para walang ebidensya. Dahil sa ginawang pag-amin at sa kooperasyon ni Alfred sa mga otoridad, ipinasawalang bisang isinampang kasong murder with homicide sa kanya. At inilagay siya sa ilalim ng Witness Protection Program o WPP. Mabigat yung binigay na information niya. Talagang nagtugma talaga. Talagang napaka-believable niya. Paikot-ikutin mo pa. Hindi nagbabago yung statement niya. Kaya yun nga ang reason kung bakit siya discharged as one of the accused. Agad naman naglabas ng warrant of arrest ng Quezon City Regional Trial Court sa pagdakip sa mga itinurong kasangkot sa pagpatay kay Venson Evangelista. Na sina Rolly Talban, Joel Jacinto, Jason Miranda, at sa magkapatid na sina Roger at Raymond Dominguez. A 22 ng Enero 2011, dalawang araw matapos ang paglantad ni Alfred Menjola. Voluntaryo ring sumuko si Raymond Dominguez sa Camp General Alejo Santos sa Malolos, Bulacan. Sumuko tayo dito sa kapulisan. So yung voluntary post. Lubos niyang pinabulaan na may kinalaman siya sa pagpatay kay Venson Evangelista. Natakot na siguro to as advice din ng mga lawyers niya na mag-voluntary surrender si Raymond Dominguez at ang mga lawyers yan, well advised yan ng legal lawyers nila na deny parang humaba yung kaso. Sa matibay na salaysay ng tumatayong star witness na si Alfred Menjola at ang pagsuko ng isa sa itinuturong mastermind sa pagpatay kay Venson na si Raymond Dominguez, tila malapit nang matuldukan ang bangungot na sinapit ng pamilya Evangelista. Ngunit bakit wala pa rin napaparusang suspect sa karumal-dumal na krimeng ito? Matapos ang pagsuko ni Raymond Dominguez noong Enero 22, 2011, isa-isang natiklo ng mga otoridad ang iba pang mga suspect sa pagpaslang kay Venson Evangelista. Ika-10 ng Pebrero 2011, dinakip ng Quezon City Police si Roger Dominguez at Jason Miranda matapos ang isang traffic violation sa Timog Avenue, Quezon City. Nahuli muna yan sila Roger Dominguez sa Timog, no? Nag-outer flow sila, nasubaybayan sila. Until nakuha yung holdings, no? Yung barrel, yung laptop nila, saka yung mga parking tickets nila, nakuha. Matapos ma-arresto ang dalawa, ay agad namang natuntun ang ninakaw na Land Cruiser ni Venson sa tinutuluyang motel ni Roger Dominguez sa Mandaluyong City noong araw ring iyon. For the record, sabi ng pambansang kapulisan natin, first time lang daw sila naka-recover
sa Dominguez na ano ng sasakyan. Talagang ano eh, may divine intervention na ma-recover lahat itong mga malalakas na body of the crime, no, yung mga ebidensya na ngayon ginagamit namin sa court hearing. Makalipas naman ng isang taon, ang sinasabing gunman na si Rolando Rory Talban nadakip ng mga otoridad sa Dasmariñas City, Cavite noong Agosto 29, 2012. Samantalang si Joel Jacinto naman ay nadakip ng National Bureau of Investigation o NBI noong Disyembre 13, 2012 sa Las Piñas City. Alam mo, tinanong ko yung isang nahuli. Yung nahuli, nasa NBI kami. Tatanungin ko na lang sa'yo to, kahon, Joel. Patay na ba yung anak ko bago nyo sinunog? Ingay mo! Sabi niya, Sir, patay na po. Binaril na ni Rolly. Salamat ha, sabi ko. Nagpasalamat ako sa kanila. Kasi baka iniisip ko, sinunog nila ng buhay. Na alam mo, pag ganun ang naiisip ko, parang gusto ko magsama-sama na rin kami sa impyerno eh. Nahaharap ngayon sa kasong carnapping with homicide sina Raymond Dominguez, Roger Dominguez, Rolando Rolly Talban, Joel Jacinto, at Jason Miranda. Bukod sa kasong carnapping with homicide, ay hinaharap rin ng Dominguez Brothers ang 40 iba't ibang mga kasong nakasampal laban sa kanila. Cases of kidnapping, illegal possession of firearms, dalawa, robbery cases, falsification documents, concealing true name, dalawa, theft. Tapos meron pang other three, yung isa for resolution, dalawa for verification. This is a record ng high patrol group. Available naman kasi ito. Yung kidnapping is available case. Kung gaano raw kabilis na wala si Venson sa kanya mga mahal sa buhay, kabaliktara naman daw ito sa inaasam na hustisya ng pamilya Evangelista. Makalipas ang halos 3 taon, patuloy pa rin ang pagdinig ng kasong carnapping with homicide laban sa Dominguez Brothers at mga kasamahan nito. Kahit matibay ang sinumpaang salaysay ni Alfred Menjola at sa lakas ng mga ebidensyang hawak ng mga otoridad laban sa mga nasabing mga suspect, wala pa rin napaparusahan sa mga ito. Alam po nyo, napakabagal talaga. Pag wala yung power lawyer ng defense, hindi nare-reserve. Naniniwala ako, if your case is weak, delay. Yun ang strategy sa paningin ko na ginagamit nila. In 3 months time, minsan nag-hearing kami once lang. Imagine, na doon na kami sa korte, biglang marireset na naman. Very frustrating, no? Dumagdag pa sa mabagal na pag-usad ng kaso, ay nang matagpo ang patay ang star witness na si Alfred Menjola sa Dasmariñas City, Cavite noong ika-6 ng Mayo taong 2012. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, may kinalaman daw dito ang bunsong kapatid ni na Raymond at Roger na si Ryan Dominguez. Tinatay na lang ulit sila dito, parang kumbaga siniguradong patay. May tama ng bala sa ulo din. So may mga dugo rin sa mukha, kaya hindi rin kaagad na-identify. Balitaan namin na matay nga si Alfred, talagang nalungkot kami, no? Akala namin hihina. Nag-set in din sa amin yung takot kasi bakit si Alfred Menjola na under the wings and shelter ng witness protection program, eh napapatay, ganun-ganun lang. When you are against the wall, so to speak, yeah, lawyers would endeavor to prolong the hearing because during the time, due to the length of time, some witnesses disappear. Look what happened to Menjola. Sabi ni Bus, tuluyan na daw yan. Dapat walang maiwang bakas. Mabigat man sa kalooban, hindi naman sinusukuan ng tapang ang pamilya Evangelista para mabigyang katarungan ng pagkamatay ni Venson. Alam mo, ano, mabigat talaga. No? Yung wife ko talagang nahirapan, hindi niya halos matik. Inahanap niya talaga yung anak niya kasi syempre dinala niya yung satsa niya. Ang tagal hanggang ngayon, halos yung recovery ang bigat. Lalo na pag nakikita niya yung anak ni Venson na naghahanap ng isang ama. Naghahanap kasi 6 years old, yung isa is 8 years old. Nakikita nila, alam nila na wala na yung daddy nila, miss na miss nila. Nawala na rin ako ng gana mag-anak buhay. Basta surviving na lang. Ang wish ko lang is yung in my lifetime,
makita ko lang yung with finality kung saan pupunta tong resolution na. Oo ang loob ng pamilya Evangelista na mapaparusahan ang mga may sala sa pagpatay kay Venson. Kung hindi man sa batas ng tao, tutugisin naman daw sila ng batas ng Diyos. Ang pamilya naniniwala sa due process, sa kayong buhay ay sagrado, no? Life is sacred. May Diyos naman, no? na maghahatol sa kanila. Tingin ko kahit gaano katagal to, 99.9% makukuha namin itong justisya na to. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan, dito sa Crime Classic.